ibang topic, kundi ang pangag na administrasyon. So, tinatarget na naman si General Macanas ng mga walang hiyang ito. Tignan natin si General Macanas dito. General's Viewpoint. Pakisubscribe nyo na si General kung hindi nyo pa nasa subscribe. Ayan po ang kanyang channel. Please subscribe. Kailangan natin ng Power Ranger. Kailangan ng mga tulong ninyo dahil unti-unti or gusto-gusto tayong pabagsakan lahat. At kasama na nga si General Macanas na naglingkod sa bayan, nagserbisyo sa ating lahat ng mga Pilipino. And now, gusto nilang ligwakin, gorgorin, o for whatever. Ibabalik ko lang po sa inyo. Remember, sa General Macanas ay kinasuhan at ginipit niya ni Acorda, ni Ana Acorda, na kung saan ongoing pa rin yung case na yan. So, anyway, isa yan sa mga palatandaan na anang gigipit sa atin ay mga putang inang mga nasa gobyerno. Yan ang katotohanan. Dahil mismo ako, ikaw, General Macanas, kayong lahat ay witness na buhay dito sa pagigipit ng gobyernong ito. Imagine nyo, Chief PNP, dating Chief PNP, Acorda na pikon, okay? At nag-file ng case at gamit ang pondo ng bayan. Kusumweldo man siya, gamit yung pang-file niya ng case, pera pa rin ang bayan yan. Kaya mga yawa na yan, dapat nyo nang kalusin. Dapat nyo nang wakasan. Utang na loob, mga kababayan. Huwag nyo nang patagalin niyang si Bangag. So ngayon, nag-vlog si General Macanas, General's Viewpoint, ng patungkol dito sa mga AFP nga daw, ha, mga matataas na opisyon, ay nag-walk out. Ngayon, mga kababayan, alright, nag-walk out. So nag-viral, nag-trending. So like 100,000 viewers ang kanyang kanyang view, kanyang reach. Ngayon, nataranta itong mga Bangag na ito. At nag-press release na ito daw ay hindi makatotohanan, pero originally, hindi naman po si General Macanas ang nag-umpisa ng balitang ito. Narinig lamang niya, well, actually, hindi niya narinig, may tumawag sa kanya, na kapwa niya general, na tinanong siya, na book, narinig mo na may narinig ka bang balita na tungkol dito sa nag-walk out ng mga AFP. Alright? So actually, nag-post na gano'n ako, nag-comment ako dito sa Presidential Communications sa kanilang pag-deny. Pero tayo ka muna. Umpisahan muna natin kung saan ba nag-ugat ito. Dahil pinag-uusapan ng lahat. Alright? Pinag-uusapan ng mga palangga. O, tingnan natin ano. Okay, ito. Okay, ito ang sabi. Oh, ito. Ito yung vlog ni General. Mga kababayan, walang pinangalanan si General Macanas kung sino mga jutang, well, kung sino yung mga, kung sinong jutang ginimes na highest official na kung saan ang nagpa-command conference dito sa Camp Aguinaldo. Ito ang exact statement ni General Macanas. Ang sabi niya, nakatanggap daw siya ng message sa kaibigan niyang retired general. Okay, PMA graduate. Ang sabi niya, Bok, narinig mo na ba ang AFP general na nag-walk out sa isang command conference kasama ang isang top government official? Okay, so noong July 4 daw nangyari yon sa general headquarters sa Camp Aguinaldo. So ayon kay general, you know, opinion niya yon, feelings na yon, at walang pwedeng magnakaw ng opinion niya at ng kanyang pakaramdam. Okay, ang sabi ni General, oh, medyo daw na-shock siya. Sabi niya hindi daw niya alam ano ba 'yun? Anong ganyan? Parang ano ba ang nangyari? So, ngayon, sabi niya dito, sinagot wala akong balita, sabi ni General. Ito, sabi niya, tignan mo sa DZRH. Yan ang sabi ni General. Papuri-puri pa nga si General dito kay DZRH. So, pinakinggan ko yung report ni Deo Macalma doon sa programa niya na sinasabi niya na, yun na nga, may mga military officers na matataas na nag-walk out doon sa command conference na ito. Okay? So, yun sinasabi doon na naging parang may courage, integrity, loyalty, mga ganun, at naging matapang itong mga matataas na official na ito para manindigan at hindi sumunod kung ano man yung pinag-uusapan nila, at ito daw ay tungkol nga sa national security. At ang ayon sa nag-walk out general, sabi niya, sir, parang permission to leave kasi hindi yata sila nagkasundo
ng kung ano man yung mga pinagchichikahan nila doon sa command conference na yun. Kumbaga, hindi nag-a-agree itong di umanong nag-walk out na mga general. Okay? So ngayon, mga kababayan, yun ang sinabi ni ano, ni General Macanas, wala siyang minention. Nag-cite siya, may example, during nung siya ay active pa sa service, na may mga pangyayaring ganito, na I think yung general, si General Simato daw, nung mga panahon na siya ay nasa servisyo pa siya, ay meeting sila, nagkaroon din sila ng mga ganong klaseng pagganap, command conference, at ito daw, ang command conference na kitatawag, ito ay mag-i-air ng whatever grievances, opinions, suggestion during dun sa command conference na yon. At ito daw ay na-experience niya. So wala namang sinabi si General Johnny Macanas na itong mga nag-walk out na ito ay si ganito, ay si ganyan. Pero mga kababayan, ang tinatarget ngayon ng jutang ginimis na gobyernong bangag ay si General Macanas. Why? Kasi nagpa-interview yung spokesperson ng AFP. Na sinasabi niya, ito daw ay fake news, dadadada, ito daw ay marites, dadadadada, at ang pagtitiwala daw ng taong bayan, ninyo mga kababayan, ang inyo daw mga nationalistic spirit ay naka-align pa rin sa gobyerno o sa AFP. Ito ay kasinungalingan. Kasi kapag chinek ninyo ang mga comments ni Bangag, Presidential Communications, AFP, lahat ng mga nasa gobyerno, majority sukang-suka ang taong bayan. So definitely, itong spokesperson na ito ay, yun, si Franciel Padilla, yung nagsalita, ito ay nagsisinungaling. Why? Mga kababayan, ang gusto nilang gawin sa mga vloggers o mga Pilipinong katulad din yun na nag-voice out ay kasuhan. Dahil ito daw, misleading fake news. Wala akong makitang misleading o fake news sa statement ni General Macanas. Ineko niya lang sa inyo yung narinig. Tinawagan siya, hey Bo, narinig mo na ba ito na may nag-walk out? Sabi niya, na-shock siya, ay hindi ko alam. O sige, tignan mo, pakinggan mo yung DZRA, sabi ni Deo Macalma. So pinakinggan niya, si Deo Macalma ang nagsabi, ang nakakuha ng scoop na meron daw talagang nag-walk out. Pero bakit, mga kababayan, kaya nga sabi ko, araw-araw, minuminuto ko kayong ginigising. Bakit ang gusto nilang habulin eh si General Macanas at gusto pa ng mga walahiya tanggalan ng pensyon? Okay? Ito yung mga sinasuggest ng mga jegemonyo. Okay? Ng mga halangang kaluluwa. So, sinasuggest ng mga halangang kaluluwa ng mga bangag tanggalan ng pensyon si General Macanas. Kasuhan o gurgurin o kung ano man. Tama ba yan? Ang pagbibigay ng opinion ngayon dahil nakarinig ka ng balita sa dyaryo, nagbigay ka ng sentimiento mo, ng hinay mo, gugurgurin, tatanggalan ng pensyon. Kayo mga AFP-PNP, gusto nyo bang ganyan din ang mangyari sa inyo? Kapwa nyo na nagtanggol sa bayan na General Macanas, yun ang mga suggestion ng mga halangang kaluluwa. Kaya sabi ko mga kababayan, dapat bilangin na ang oras ng bangag na to dahil wala na sa tamang kaisipan ang gobyernong ito. Gusto na kayong gurgurin lahat. Gusto kayong tigihin. Gusto, the reason why tinitira nila si General Macanas, simple lang. Gusto na tayong sapakan ng ating mga bibig. I-take down ang ating mga YouTube channels. Yan ang target ng jutang ginimis na gobyernong bangag. Wala nang magsasalita sa YouTube para happy sila sa kanilang kajutahan. Yan, mga kababayan, ang gobyerno ninyo ngayon. Ngayon, ito sabi ng AFP na ito, ng spokesperson na ito. Ang tanong ng reporter, bakit parang ito yung concept, hindi ganito exactong tanong, pero ito yung konteksto ng katanungan. No, o bakit yung registration, may gagawin ba kayo? Parang meron ba kayong action to do something dito sa registration na unang nagulat? Eh, ang sabi nitong hitad na si spokesperson Padilla, eh wala daw silang gagawin. Ang tinatarget nila is yung nagpakalat daw na nag-vlog or yung vlogger si General Macanas, which is viral na ngayon. Kita niyo mga kababayan, bakit si Macanas ang target ng gobyerno
Whereas, ang nagpasimuno ng balitang ito ay si Deo Macalma. Ulitin natin, ineko lang niya. Bakit si General? Kasi ang target ni Lisa at ni Bangag, kailangan niyong malaman, is alam niyo na, i-take down ang ating mga social media. Why? Hindi niyo ba nakita? Bumagsak ng 25% ang trust rating ni Bangag. Ibig sabihin, lalong nasusuka ang taong bayan sa Adictus Benedictus Polboroni na Bangag na presidente. Yan kaya gusto akong gurgurin, nagurgur na ang dalawa natin Facebook account, lahat ng ating social media, ikaw, General, at lahat kayong mga palangga na nagbibigay ng inyong sentimiento, opinion, o nag-expose ng mga katarantaduan ng gobyernong ito. Gusto tayong gurgurin. Yan, hindi nila kayang tanggapin eh. Kasi very effective si Maharlika, very effective si General Macanas, very effective si Third Floor, very effective si Pebbles, very effective si Sas, very effective ang lahat. Si Maui nandiyan dyan. Kaya gusto na silang gusto na tayong gurgurin. Ito po ang gobyerno ninyong Bangag na punong-puno ng kadiliman. Question, si DZRH ang nagbalita. Tinawagan lang itong si General Macanas according to sa kanyang vlog. At pinanood niya, nagbigay siya ng opinion na nasyak siya na meron nga daw ganoon base dun sa kanyang information na, well, actually, kung panonoodin niya, it's only 10-minute vlog. Tinawagan siya. Nakinig kay DZRH. Ineko niya, nag-opinion. Tapos siya ang pupunteryahin. Gusto kayong bawian ng buhay ng gobyernong Bangag na to para matahimik tayong lahat, para happy sila sa pagnanakaw nila sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Kaya UAFP, PNP, lahat ng mga Pilipino, sabi ko nga, you have to get out from your house, speak up kung ayaw nyong sa susunod, kayo na po ang gugurgurin ni Bangag at ni Lisa Tanas na nag auxiliary Philippine Coast Guard. Let's talk about that later. Okay? Gusto ko lang pong unahin itong kadyutahan nila. Ano nag-release sila ng statement? O, ano ang sabi? O, ang sabi ng mga yawa, 22 hours ago, o, ha? Nag-comment nga ako dun. There is no truth to the recent commentary by Brigadier General Johnny Macanas. O, pinasikat pa si General. On radio, sabi niya, General Macanas, on a radio blind item, whether intentional or not, it is not only based on unfounded information. His comments were also misleading and uncharacteristic of any military officer, active or retired. Bakit si General Macanas? Bakit hindi si Deo Macalma? Bakit? Meron pa ba kayong pakinabang kay Deo? Oh, I don't know. Or for sure, nagsalta si Macalma. I don't know. Hindi ko alam. Hindi ko naman siya pinapakinggan. At ganun pa man, bakit si General Macanas, mga kababayan, ang target ng mga Bangag na ito? Simple lang. Kasi po siya ay vlogger at marami siyang reach. Okay? Maraming nanonood sa kanya, katulad ninyo, katulad ko. Di ba? May nakikinig sa atin na talagang mga taong sukang-suka na. So kaya si General Macanas ang target nila kasi isa yon, nire-report kaming lahat. Okay? Lahat tayo dito na nag-criticize, nire-report tayo ang ating mga Facebook. Lalo na yung Facebook, hawak nila yan dyan sa Pilipinas. Hawak ni Bangag yan. Dahil may pinakita ako sa inyo na conversation ng kanilang assistant secretary, okay, dyan sa presidential communication na target nila ang Facebook ko, Facebook ni SAS, papatikaw nila, which is nagwagi sila ngayon. Pero hindi sila nagwagi kasi ang nangabels ko parang wildfire. Kaya nga gusto akong burgurin, kaya nga may patong ang ulo ko kasi gusto nilang burgurin lahat tayo. Lahat na nagsasalita. Ano yung tingpapayagan natin to? Hanggang sa huling patak ng hininga ko, kahit ano pa ang mangyari, lalaban ng taong bayan na matigil ang pagkain ng mga hayop na ito, mga palangyan. Now, tutuloy ko, sabi niya, our soldiers, sabi ng presidential communication na mga nagpapakalat ng kasinungalian, yung presidential communications, yan ang nagbabayad ng troll, nagbabayad ng mga bots. Ilang beses ko ba i-play sa inyo? Nandyan, nakapin sa ating mga Facebook account.
ang mga bots na nagpo-comment kay Lisa Tanas. At ayon sa ating source dyan, 5 million kada buwan ang binabayad ng gobyerno for talking about sa page pa lang ni Lisa Tanas. 5 million a month may binabayarang firm para magpakalat ng kasinungalingan na siya ay kasing sexy ni Kardashian pero free butod. See? Balik tayo dito. Sabi ng presidential communication na nuknukan ng mga kasinungalingan, our soldiers are professional and loyal to the chain of command. Julul, hindi totoo yan. Abangan nyo lang. We will not allow any effort to malign our ranks and discredit our commitment to our mandate by cloud chasers and their personal political agenda. Cloud chasers, wala na kayong ibang ginagamit ng mga word cloud chasers. Kami ang mga Pilipinong nagbibigay ng aming sentimiento na ayaw niyong pakinggan. Tapos sasabihin niyo, cloud chasers, eh anong tawag kay Puting? A diktador? Tomador si Lisa Bartek, kawatan, kidnapper, lahat. Mabuti na yun. Kesa naman tawagin kang cloud kidnapper, no? Anong gusto mo, cloud chaser o kidnapper? Doon ka na lang sa cloud chaser. Diba? Ngayon, mga palangga. Oh. Sabi dito, we call on the public to be critical of these false narratives and report individuals and channels that... Oh, tiga mo. We call on the public to be critical of these false narratives and report individuals and channels that propagate disinformation. See? Inuutusan ng mga yawa na ito na i-report ang ating mga channel. Ano ibig sabihin yan? Sabi ni Benes, no people power na. Kasi mga kababayan, ini-echo namin sa inyo ang mga sentimiento ng ating mga officers na mga hindi pa lumalabas ngayon, yung mga nasa gobyerno. Si ang panawagan nila, i-report ang mga individual at channel. Eh, nire-report ko sa inyo na si Lisa ay nangidnap ng 2 bata sa Turkey. Na hiniwalay sa kanyang mga anak ay sa kanyang nanay. Report ito, nagsalita lang si General, ineko niya lang ang report ng DZRH, nananawagan na ang Presidential Communications, ganito po ka-addictador ang gobyerno ninyo. Nananawagan na i-report ang Facebook ni YouTube ni General Macanas. See? Kasi ang YouTube, hirap na hirap sila. Pero kung Facebook lang to, kayang-kaya ni Lisa lunukin yan. Kaya nilang ipa-takedown yan. Look at my 2 Facebook account. Ito ba mga kababayan? Kailangan nyong lumabas sa mga bahay ninyo, magsalita dahil sobra na ang kababuyan na ginagawa sa inyo. Nananawagan, wala na kayong kalayaan. Kapag nag-opinion ka at hindi na lang nagustuhan, guburburin ka. Kapasuhan ka at didisbar ka or magpapabricate ng story katulad ng ginawa kay distressed mother na later on ay nag-withdraw yung mga nagkaso sa kanya. Pero si Lisa Marcos, mga kababayan, ulitin ko, Lisa Marcos, hinahamon kitang yawa ka, nangidnap ka ng 2 bata sa Turkey. Ginamit mo ang salitang extraction. Kaya nga si General Chopilo, sana sir, magsalita ka na. Dahil ikaw ang witness na buhay na si Lisa Marcos, si Bangag Jr. ay ginamit ang kapangyarihan para mangdukot ng mga kabataan, minor de edad, sa Turkey. Ano ang malala, mga kababayan? Ang magbigay ng opinion, katulad ni General Macanas, dito sa issue na ito, o yung pag-kidnap ni Lisa Marcos, ang pagiging addict ni Marcos Jr., ang pag-tolerate o pagiging kasabwat sa smuggling business with Michael Ma, ang pagkikipagsabwat sa mga pulburon, ang pagkahuli sa 1.8 tons sa alitagdag, nasaan na ang driver, nasaan na, protektado. O gusto nyo, si Macanas o ako na nagbibigay ng opinion at nag-expose sa inyo. Nakita nyo? Ganito po ka-addictador. Kung meron lang, kung nakakapatay lang ang bunganga ko, lahat yan, bagsak na yung mga yan. At hindi nila tayo titigilan. Si General Macanas, ako, ikaw, even you, yung ordinaryong commenter dyan. Kasi gusto nila tayong patahimikin. Huwag na kayong lumayo. Ang ginagawa dito kay Inday Sara. Una, gusto nila mag-resign. Si Inday sa DepEd.
gusto nilang i-impeach, di ba? Nag-resign na yung palangga natin, oh, ayaw na nga umatan dyan sa zona na yan, ayaw na nang makipagplastikan, dahil sabi nga niya, I am appointing myself as a designated survivor. Ay, hindi na nga atin, dahil hindi na kaya makipagbabuyan sa kanila, makipagplastikan, no, ginagawa nila ng issue na nambabasos daw si Inday kasi hindi umaten o hindi a-attend ng zona. Saan ka tutungo sa mga addict na ito? Diba? Ganyan, mga palangga. Huwag na kayong lumayo. Ulit, balikan natin ang Maisog Rally na inarangan ng mga truck ang ating mga venue. Huwag na kayong lumayo dyan kay Pastor Kiboloy na patuloy na tinutugis nila na hindi pa convicted. Pero itong si Franz Castro, itong si Satur Ocampo, mukhang binibaby ni ng gobyerno. Walang reaction si ano? Si Marcos Jr. Diba? Madalas kapag may mga ganyan, tuwang-tuwa sila. Oh, dahil may na-convict, dahil na gumagana ang batas natin, gumagana ang hustisya, pero bakit wala siyang reaksyon? Kasi nakikipag-align na ang bangag na gobyernong ito sa mga NPA rebelding komunista. Sa susunod, mga kababayan, I'm praying so hard na hindi ang mga anak ninyo ang maging biktima ng pandurukot ng mga bata, dahil ang mastermind ng pandurukot ay si Lisa, si Marcos Jr., si Bangat, si Tambaluslos, ang pagnanako ng kabanggayan, bribery, lahat na araw-araw ko na pinagdadadaktak yan. Pagtitiwalaan mo ba si General Macanas na nagbigay ng kanyang saloobin, ng kanyang opinion based sa kanyang narinig sa balita kaysa sa kidnapper, tumador, smuggler, korruptor at kung ano-ano pa? Saan ka magtitiwala? At gagamitin nila ang pera ng bayan para gipinin tayo. Yung mga yawa na yan, yung si Lisa Hype na yan, ha? Noong panahon ng campaign, nakikipag-usap pa yan sa mga tao na parentahan yung kanyang kondo. May mga kondo yan eh. Natalala ko lang during the campaign. Nakikiusap siya sa mga kaibigan na hanapan ng taga-renta ang kaniyang kondominyo. Kasi wala daw silang pera according to that personality during that time. Bigla ko lang naalala. Tapos ngayon, magpipiling royal. Saan galing ang pera ng mga puto? Hayop na yan. Pera nyo yan. Kung hindi kayo kikilos, kayong mga men and women in uniform, na alam nyo na naman na ito ay alam nyo ang katotohanan kung may nag-walk out o wala. Tama na, sir, mga mama, pagbulag-bulagan ninyo. Dahil pag ako na inis, hanap ako yung taga-kulang. Okay? Anyway, mga palaga, and now what? Ha? Ano ang gusto nilang i-take down at gusto nila talaga tayong patahimikin. And now, balikan natin ang mga sinasabi ni Marcos Jr. na mga pledges. Pledges sa pag-ikot niya sa iba't ibang bansa. Maliban sa bumagsak yung kanyang trust rating, okay, bumagsak ang kanyang trust rating dahil sukang-suka na nga kayo mga kapalangga at tayo ay na nahirang pa. Ano pa, paano tayo nahirang? Ang Metro Manila ay sabi dito sa release lang, Manila is fifth riskiest city for foreign tourists. Mapanganib. Lima sa pinakamapanganib na lugar sa Pilipinas sa mga turista. Okay, Philippine Capital Manila is among the riskiest cities for foreign tourists according to Forbes Advisor. The publication ranked Manila as the fifth riskiest city with a total score of 91.49. Imagine mo ang taas niyan. The Philippine Capital ranked 9th in crime risk. Sinong pupunta na turista sa atin kung natatakot ang mga turista? Fifth in personal security risk. Maraming manggugurgor, nandudukot, magnanakaw, nang-extort, nang-bribe, at kung ano-ano pa, pagtungtong mo pa lang sa immigration o dyan sa airport. Seventh in health security risk. Pang-pito. Ibig sabihin, kapag ikaw ay natake sa puso, walang ambulansya na agad-agad na magre-rescue sa'yo. Why? Kasi ang mga ambulansya ay ginagamit ng mga kapitan del barrio, kapitan de barangay sa kanilang mga personal na pangangailangan o vested interest. Yung mga ambulansya yan, dapat ginagamit yan sa mga emergency.
pero hindi yan madalas ginagamit sa mga ordinaryong tao. Dahil, kung kailangan mo ng ambulance kapag ikay nasa barangay, tama ba? May nakausap ako, I think si JM during that time. Ang ambulansya ay nasa 20,000 pesos para makakuha ka ng ambulansya. Let's say, for example, dahil sa bahay mo, may natake sa puso. Wala, may tatawagan ka ba ng 911? Wala. Dito, mabilis, sa Amerika. Sa Pilipinas, hindi. Kasi ginagamit ni Mayor, ginagamit ni Kapitan, yung ambulansya na ambulansya ninyo. So ngayon, wala kang pera. Baka at maabot ka ba sa ospital, maliban sa traffic pa. Patay ka na. Di ba? Patay na turista, yun ang ibig ko sabihin. So kaya, yung mga turista ay takot na pumunta sa Pilipinas dahil sa ganitong sistema natin. Ni ambulansya, wala ka. Pag may na-heat stroke dahil sa sobrang init, walang pakialam ang gobyerno sa inyo, mga kababayan. At walang pakialam talaga, makapasok lang ang turista, makabili lang ng ticket, tapos ang tataas pa ng, tangina, yung mga restaurant, tinataga pa yung mga foreigner. Diba? Akala mo, ginto yung tinda na kanin o ulam sa Pilipinas. So talagang hindi naman lahat. So ibig sabihin, talagang mababawasan tayo ng mga turista. Yung compared to Thailand, nung pumunta ako ng Thailand, mas mura di hamak. Diba? Pareho lang naman ang masarap ang pagkain sa Thailand. Pag ganun pa man, tuloy natin dito. Okay. Pangsiyam sa infrastructure security risk. Okay, and 12 in digital security risk. Joining Manila in top 5 riskiest cities are Lago, o Nigeria. Tignan mo, ka-level lang natin. O, tignan mo mga ka-level natin. Nigeria, Myanmar, Pakistan, pangalawa. Yan ang mga ka-level natin. See? Now, ano ang sinasabi ni Bangag Junior? Na kapag naupo siya ay magiging Singapore-like na tayo. Kung hindi siya nanapatalsik ang tatay ko, ang tatay ko dapat Singapore-like na tayo ngayon. Eh, nakaupo ng putangina ngayon. Ano na tayo? Colombia na. Diba? Narco na tayo. Dahil si Marcos Jr. at si Lisa ay protektor ng polboron. Addictos, addictos hanggang dumugo ang ilong. Yan ang inyong ngayong bayan na talagang gustong napastanganin ang mga walang iyang ito. Oh. Ngayon, ano sa tayo pupunta ngayon? Mga palangga, magmarcha na, sabi ni Popring Pinoy. Kailangan nyo na talaga magmarcha at lumabas at magsalita at sabihin ang inyong mga hinaing. Okay, di kotse ng mga kapitan at councilors, mga empleyado ng barangay, madalas gumagamit ng ambulansya at public vehicles. Alam nyo yan. Oh. Tapos ngayon, pag kayo ang gagamit, kayo mga taxpayers, wala namang pakialam sila sa buhay ninyo. Even yung mga barangay nyo, hindi ko naman sinasabing lahat. Ang mga barangay ninyo, pag kayo ba nang hingiram ng mga ambulance, madalas yan, pinapahiram lang sa mga kakilala. Pag wala kang kakilala sa barangay, mama, machuchugi ka, magugurkur ka, hindi ka makakarating sa ospital. Kasi pinaprioritize nila, wala silang pakialam sa buhay ng Pilipino. Dahil kung may pakialam siya sa buhay ng Pilipino, yung 90 billion na pera from PhilHealth na dinivert sa Office of the President para sa mga kapritsyo ng bangag na yon, hindi dapat nila gagawin yun. Dapat para sa inyo. Kung matino ang gobyernong ito, okay, mga kababayan, yung 800 billion na unprogrammed funds, hindi sana nanakawin ng gobyernong ito, mga kapalangga, kung mahal nila kayo. Kaya matatakot talaga ang mga turistang pumunta sa Pilipinas dahil alam nila na ang presidente nyo ay Addictus Benedictus, polboronic. Nakikita ng buong bayan na ang first lady niyong Bartek ay nang aagaw ng alak, sugapa, tumador. At ngayon, anong drama-drama niya ngayon? Ha? Diba, ang tawag dito? Ang recent niya ay kahapon, diba, inawardan siya, ano yun, hinirang siya. Ang ginawa siyang honorary, ano daw yun, or honorary admiral ng Coast Guard, mga palangga, ng Philippine Coast Guard. Ngayon, sinaliksik natin. Ginawa siya Coast Guard Auxiliary, Honorary Philippine Coast Guard Auxiliary.
So yun, alam natin, ano ba dapat ang requirements nito? Hindi kasi pwedeng natripan lang ni Lisa, ay tara na bangang Kuting Junior, pumunta tayo sa Philippine Coast Guard, magpicture-picture tayo, ipakita ko yung butod ko na parang, you know, di ba, na puno-puno ng alak, tapos picture-picture, eh, sabi nga nang nag-comment, mas maganda pa ang Lady Guard sa SM, sa itsura niya. Di ba? So magpicture-picture siya, tapos drama-drama, ito yung mga pakitang tao lahat. Kasi mga kababayan, dapat kapag ikaw ay hinirang na reserve or volunteer bilang Philippine Coast Guard auxiliary, ba yung mga requirements yan? Okay, although pasok siya, di ba? Pero you know what? I'm not sure. Meron ba dito kung may alam sa Philippine Coast Guard? May age limit ba? Kasi ang nakalagay dito sa atin, nasa liksik, 21 years old and above. Kasi ako gusto kong mag volunteer sana dito sa yung ano military reserve or navy reserve dito sa Amerika. Kaso lang overage lang ang kalindog. May certain age lang. Sa atin ba kahit uugot-ugot ka na papartik-partik ka katulad ni Lisa Tanas na senior, pwede pa rin volunteer na ganyan? Di ba may certain age? Any comment, mga palangga? Mag-comment kayo dyan. I-ano ninyo ako, i-guide ninyo ako. Ano, ang sabi dito, para ka makapasok dyan sa auxiliary, ano na yan, extraction actually yan, dyan sa magaling illegal extraction, you must have a good moral character and no criminal record. Ano ang moral character ng pag-aagaw ng alak? Ano ang good moral character ng pangingidnap o pangi-extract ni Lisa from Turkey? Ano ang good moral character ng pag-a-appoint ni Lisa Tanas kay Michael Ma? At isinekreto sa taong bayan at sangkot sa smuggling. Nandiyan dyan yan sa libro ni Attorney Vic Rodriguez. Kaya, you know, you have to have this copy. Diba? You must have it. Pero wala pa nga, hindi pa dumarating dito sa ating, sa Amerika. Ang dami, libo-libo na po ang gusto kong order nito. Huwag kayong mag-alala, sasagutin ko kayo kapag dumating na ang mga supply natin na ganyan. Okay, anong good moral character na pinapakita ni Lisa? Good moral ba na inagaw niya ang alak kay Chis Escudero? Good moral ba yan? Yan ba ay may ka-finis-finis? Oh, another requirements for you to be able to become a Admiral Butod, mga palangga, dapat physically fit and mentally fit ka. Mentally fit ba yan? Na tatawag lang siya sa Romania, magpapagurgur na, isang tawag ko lang sa Romania. Mentally fit ba ang pang-aagaw ng anak? Mentally fit ba si Lisa na kasabwat o kinasabwat niya ay iba't ibang ahensya ng gobyerno para mandukot ng kabataan? Mentally fit ba yan, Philippine Coast Guard? Mentally fit ba ang pangingialam ni Lisa sa mga appointments? Dapat din sa mga yawa na yan, oh. Yan ba? Mentally, physical fit ba siya? Physical fit. Oh, tignan mo, kaya ba niyang lumangoy? Kasi ano ba ang duty? Ano bang responsibilidad nitong ek-ek-ek-ek niya may pa, ano siya, wala lang akong sombrero ngayon dito. Asa ba yung sombrero ko? But anyway, mga kababayan, physically fit. Kasi isa sa trabaho o isa sa gagawin ng mga reserve na yan is volunteerism. Ano yung volunteerism? Magre-rescue operation. Kapag dyan ay may mga sundalo o mga navy na nakipagbang-bang-bang dyan sa China, si Lisa dapat ang palanguin dyan. Paano makakalangoy? Puno-puno ng alak, bloated ang kanyang tiyan. At ang mental niya ay wala sa ayos. Adictus benedictus. Paano siya makaka-volunteer ng ganyan? O, ang sabi dito, willing to volunteer time of resources, ano, time and resources for PCGA activities. Yan mga kababayan ay mga picture-picture drama-drama lang yan. Para kunyari, siya ay what? Concern siya sa inyo ng mga Philippine Coast Guards. It's BS. Dapat, according dito ay dumaan siya sa required training programs and seminar conducted. Dumaan ba siya sa seminar? May training ba siya? Wala. Definitely wala. Pinasuot lang siya ng uniforming pangbutod. Pinasuot, pinapirma-pirma na parang bartik mo talaga. Boom! Yun na. Para what? Lilangin kayo na kunyari concerned siya sa Coast Guard. Okay, kunyari concerned siya sa pagpuprotekta ng ating soberenya eklabush. Pero behind the scene, gusto nila kayong isa lang sa bang, bang, bang. Yan ang katotohanan.
Lahat po ito ay pakitang tao ng bangag na gobyerno, kaya dapat nyo na silang wakasan at kayo ay magsalita na, lumabas sa kalsada, magdasal at iparinig ang inyong boses. O, ano ang mga dapat na mga dokumentong isasubmit? Para ito, kaalaman nyo na rin, baka mga bagets yan, you know, if you really want to be a reserve. Yun nga, voluntaryo ninyong gagawin ito. Okay, duly accomplished application form, birth certificate, latest police clearance or NBI, medical certificate. O ano ba ang medical, di ba? Kung siya ay physically fit na o mentally fit. ID, diploma, transit of records, biodata, da-da-da-da-da. Yan yung mga requirements. At mga kababayan, okay, for sure, hindi niya ito pinagdadaanan kasi the intention is very budol. Kunyari pa salot-salot si Bangag, kay Lisa, di ba sa picture na, alam na alam natin na under Bisaya at walang balls si Bangag Jr. kasi kapag hindi siya nagpa-under kay Lisa, baka hindi siya bigyan na pangsingot. Yan, Bangag! Parte. Now, mga kababayan, ano ang, sabi ko nga kanina, duties and responsibilities ng isang Coast Guard o Philippine Coast Guard Reserve or itong auxiliary, ano na to, Admiral Bartek. Oh, sabi ko nga kanina, kung kailangan ng well, the fact na ang pinaka guideline sa laga nito, the fact na ikaw ay nag-volunteer diyan sa as a reserve, mga kababayan, willing ka mag-share ng iyong time, ng effort, kung kinakailangan ka ng Philippine Coast Guard, which is sabi dito, search and rescue operation. Nabanggit ko na yan kanina. Kailangan mo, paano ka lalangoy si Lisa? Gaganyan, iinom ka ng ala, partek-partek. Malulunod ka. Kasi you're not mentally fit, you are not physically fit. Diba? Paano ka makakalungoy? Paano ka makakalaban? Paano ka makakatulong kung yung sarili mo mismo lulong sa ipinagbabawal na bulong? O ipinagbabawal na alak? O, kasi kailangan mo ng mga rescue missions katulad ng maritime accidents and disasters. O, sabi dito, ang mga gagampanan o gagawin nito mga volunteers na to o mga reserve na ito ay to promote safety at sea by educating public about maritime safety practices and assisting in safety inspections, environmental protection, community service. Ayan ba si Lisa Tanas? Magko-community service ba yan? Training, drills, nabanggit ko na to kanina. Oh, yan ang dapat ninyong malaman. Na hindi pa nasuot ka lang ng uniform, nasuot ka ng kalo, ay okay na, o picture-picture, ang galing-galing naman ni Butod, na nangingidnap ng bata, o diba, papalakpakan, kayo'y nauuto lamang kapag hindi kayo nakinig dito kay Maharlika at hindi kayo gumagawa ng inyong mga thorough research at inyong pagsasaliksik sa mga ginagawa ng bangag na ito. So ito yun mga kababayan, yan ang mga misyon o mga obligasyon ng isang reserve o ng volunteer dyan sa Philippine Coast Guard na yan mga kababayan. Diba? So yan ang katotohanan na gusto ko nga isalaksak sa isipan ninyo na ginagago kayo itong gobyernong ito. Bas Isog, Ontario, kumusta naman kayo dyan pala nga? Meron ba kayo Isog? So now what? Okay. Ayun nga, yun question mo. Sabi ni Fatima, Muhammad, paano maging reservist si Lisa? Is senior na. Dapat mga younger ang reservist. Exactly. Kaya ngayon ay mga pakitang tao lamang, pangbubudol. Diba? Para lang kunyari, active sila. Pero ang totoo, active sila sa pangawat. Ang totoo, active sila sa pagtatransport ng pera ng bayan. Ang totoo, active sila sa pagpaparty. Ang totoo, active sila sa panggugurgor, panggigipit, pangbababoy, name it. Active sila sa lahat ng kanilang kasamaan sa likod ng kamera. Yan ang katotohanan, mga kababayan. Mission de Polvoron. I like that. Sabi ni Real News PH, yes, Mission de Polvoron. Okay? O sabi ni Dance, ma'am, hororari. Ayan, I like that. Hororari pan the Coast Guard. Oh. Ano sabi ni Kim?
Accepted na daw si Jazz, graduation na kagad. Ayun na nga, parang si Marcos Jr. Napakasinungaling. O, oh, diba, na may diploma, eh, wala naman palang hangal. O, oh, palakang butod, sabi ni Akia, ingiter ang palakang butod. Sabi ni Palanga, active sa panggugurgor. Sabi ni Zara Lina, ginagaya si Inday Sara. O, kaya nga, si Inday, nagkano talaga yun. In fairness, diba, nakita mo, mas bagay na bagay sa kanya. At saka totoong nag-training-training si Inday. Ito, nagsuot lang ng picture. Ay, nagsuot lang ng, nagpa-picture lang, nagsuot lang ng uniforme. So, kasi mga kababayan, okay, dahil ang gobyerno ninyo ay diktador nga. Diba? Actually, kinakabahan na yung mga yan. Kinakabahan na mga yawa na yan. Dahil sa inyo. Dahil sa power nyo. Kaya nga, diba, bumagsak ang trust rating. Ang ibig sabihin yan, marami nang nagigising. Marami na kayong mga kababayan na nakikita, at ako ay isa sa pasimuno ng pag-expose dito o pagpakita sa inyo ng mga pangyayaring sa likod ng camera. Kaya ako ay gustong gurgurin si General Macanas, gustong gurgurin. Ang una nilang gustong gurgurin ang ating mga social media accounts, kasi hindi nila nakatipigil yung ating mga bibig. Kahit pa sila magtaso-kaso, magtanim sila ng 1,000,000 kaso, mga palangga. Which yan ang ginagawa ng gobyernong bangag. Diba sabi ko sa inyo, ilang fabricated crime o fabricated cases ang ginawa nila against me, against kay distressed mother. Ang pag-dispar kay Atty. Glenchong. Now, ang pagdadawit kay former spokesperson Harry Roque, na pinapatawag na naman sa Kangaroo Court dyan sa Senado at sa Kongreso. Ito ba ang inyong, well, ako, you know what? Hindi sila habang buhay na nandiyan. Malay mo, hindi na matuloy ang soda ni Marcos Jr. Kaya sila ganyan kabangag. Paano hindi matuloy yan? E di lumabas kayo lahat. Tignan ko lang kung matuloy yan. Tanungin niyo ako, lumabas kayong lahat. Sana din na sila mag-abot sa SONA, sabi ni Third Archivist. O sabi ni Kip, magaling mag-extract si Lisa Tanas. Ayun na nga, paulit-ulit na sinasabi natin yan, mga kababayan. O sabi ni Gracia, gawin salbabida ng Navy yan. Putod kasi, o pwede. Diba? O, gawin nyo na lang ng salbabida. Iparehistro ang tatlo nilang kabata as a service sa AFP, CRTV. Exactly. Bakit hindi yan ang papasukin nila dyan para pag nagkaroon ng bang-bang-bang sa China, eh, yan ang unang ibalay mga anak nila. Pero syempre, hindi nila ibabalay yan. Dahil yung mga anak nila, mga bangag din. Hindi yan papasok, hindi yan mentally fit. Oh, mga bangag din ang pag-iisip. Kasi hindi naman talaga sila para sa Pilipino. Para sila sa pera ng Pilipino. Yan ang katotohanan. O sabi ni MJ Park, dadaan pa yan sa medical check-up kahit palaka siya kapag papasok sa soldier. Yeah, yun na nga palangga. Eh, wala talaga kayong maaasahan dito sa, ano na yun? O, mga engot na po ba ang ating Coast Guard? O sabi ni Jeneline, mga engot na po ba ang ating Coast Guard? O nabayaran na din sila ng ahas? Well, possible yan, mga kababayan. Ginagamit ka lang nila yan, ang mga ganyang klaseng mga eksena, para kunyari ay active-active sila. Pero ang totoo, busy sila sa pagnanakaw. Yan ang katotohanan. Busy sila sa pangangamkam. Oo. Kaya nga, very effective ang ating mga mainstream media, ang ating mga social media warriors. Dahil kayo ang boses na lang natitira. Tayo na lang ang mga boses na titira kasi walang pakialam ang mainstream media. O, tingnan mo, si Deo Macalma, o, bakit hindi nila inano? Bakit hindi nila sinususog? Bakit si General Macanas? O, sabi ni Solid Marley, kan ako, sunod-sunod lang sila kay Bartek at kay Banag. Exactly, mga palangga. Sabi ni Sally, nadyo-joang na daw sila. Excuse me. O, Philippine Cash Guard, nasabi ni Marlang Vlog. Marlang Vlog, Philippine Cash Guard, addictos na ngayon. Ha, ha, ha. Eh, yun na nga, mga palangga. Sabi ng Maisog, Washington, D.C. Ayan, see you, Harry Roque. Ayan.